ang MP2 versus other investments, tingnan natin ha. Unang-una ay kinukumpara ko talaga muna ito sa ano eh, sa stock market. At makikita niyo po dito, yung blue ay yan po yung dividend rate natin sa Pag-IBIG MP2. Tapos yun naman pong orange, yan po yung stock market performance for the whole year. So kung mapapansin ninyo, out of the how many years ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 years, out of the 8 years, tatlong taon lamang po nag-post ng positive ang stock market. Actually dito hindi mo nga masasabing positive, ay negative pa yan. Dalawang beses lang, no? Kaso ang nangyayari kasi, napapako ang mga tao sa ganitong laki, oh, sa ganitong laki ng investment, na investment return, 25.11. Para sabi nila, ay, dyan na tayo sa stock market, may 25.11% yan. Guys, tignan nyo naman, in the last 8 years, isang beses lang po yun nangyari, no? Pero, itong sa Pag-IBIG, no? Ito ay consistent na nagbibigay na positive. Nagre-range ng 5% to 8%. Sana nga bumalik dito, di ba, sa 8%. May kutob ako na ngayong taon, 2023, babalik tayong 8%. No? Kasi tumataas eh, ang performing loans daw ng Pag-IBIG loans ay nasa 90%. So itaas man lang natin yung 92%. I think mahihit natin ulit yung 8% na dividend rate. At alam nyo po, kaya talagang very appropriate yung pangalan na Pag-IBIG sa ating savings, no? Kasi ang secret ko po talaga sa pag-i-invest ay para ding Pag-IBIG. Dapat consistent and predictable. Tingnan nyo, oh, napaka-consistent na nagbibigay ng dividend ang Pag-IBIG at napaka-predictable. Ganun dapat ang Pag-IBIG sa bulsa at sa puso, di ba? Kasi kapag nag-i-invest tayo na napaka ano no, hindi sure yung ating pinaglalagyan at ikaw ay kinakabahan, nako, hindi po yan magandang investment, no? At ano yan? Yan po, oh, yan po yung example niyan, yung mga negative na yan ng stock market. So para siyang roller coaster ride. Ayaw natin ng roller coaster ride kung ang pinag-uusapan natin ay pag-investments, okay? Now, let us put this into numbers. Kung tayo ay naglagay January 2015 ng 1 million pesos, magkano na ngayon yan kung inilagay natin siya sa stock market? Dyan! Yung 1 million po natin ay worth 910,000 na lamang po as of last year. Pero kung nilagay mo yan sa Pag-IBIG MP2, yung 1 million pesos mo ng January 2015 ay 1.67 million pesos na ngayon, guys. Tax-free pa yan. Nakatulong ka pa sa housing. O, di ba? Ang ganda-ganda niya. Okay, i-compare naman natin ito sa 5-year bond. So, pareho ito na government program. Ito po ay may 5 years na term. Pero ang MP2, tax-free, ang government bonds po ay mayroong 20% na withholding tax. Itong blue na nakikita natin dito ngayon, this is our dividend rate for Pag-IBIG. At itong yellow ay ang mga net yield na ng 5-year treasury bonds natin. At kung makikita natin talaga, consistent na tinatalo ng Pag-IBIG MP2 yung rate ng return na makukuha natin sa bonds natin. So, sinasabi ko ba na huwag na tayong mag-invest sa bonds? Hindi naman, kasi napakahalaga na i-diversify natin ang ating investments. Maglagay tayo sa Pag-IBIG, maglagay tayo sa bonds, maglagay pa tayo sa iba, no? Pero para sa akin, dahil super tried and tested na natin ang Pag-IBIG, ay dito tayo maglagay ng malaki. Okay? So, ayan ha, read my lips. Lakihan niyo po ang ilagay sa Pag-IBIG MP2. Okay. I-compare din natin ang 1-year treasury bill sa Pag-IBIG MP2. Pag naglagay tayo ng 1 million noong 2010, magkano na ngayon yan sa Pag-IBIG at magkano na ngayon yan sa 1-year treasury bill? Sa 1-year treasury bill, magiging 1.5 million, naging 2.11 million na sa Pag-IBIG MP2. How about naman, sir, inflation? Kasi, di ba, yung inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun namang dividend, yaan yung kinikita ng pera natin. So, tinataas niya yung purchasing power ng ating pera through that income that we earn. So, ibig sabihin yan, kung mas mataas yung ating
kinikita sa dividend kaysa sa inflation, oy, panalo tayo dyan. Real growth ang tawag dyan. Kasi tinalo, may pasobra pa ng dividendo yung inflation rate o yung pagtaas ng gastos. Ibig sabihin, kayang-kaya nating sumabay, no, sa pagtaas ng presyo ng bilihin. And ayan nga, oh, in true fashion, ay talagang in true Pag-IBIG fashion, talaga namang mas mataas ang ating mga Pag-IBIG dividend rates kumpara sa inflation rate. Okay? Siyempre, mahirap naman po na ano, wala naman talaga tayong control dyan sa inflation na yan. I mean, tayo as individuals. Pero ang gobyerno, meron po magagawa yan. Kahit na last year, 5.8% tayo, 7%. Pero kabahan tayo ha. Kasi January, 8.7% ang inflation. February, 8.6%. Uy, naku, kung magtutuloy-tuloy yan, baka kabahan tayo sa ating dividend rate for 2023. So kahit pa magbigay ng 8% ng dividend ang Pag-IBIG MP2, tapos 8.5% naman ang inflation rate natin, oh, talo tayo, di ba? Kaya po, guys, pagdasal natin ha, na umayos ang ating umayos ang ating ekonomiya para ang inflation ay makontrol natin. Okay? As gaya ka ng sinabi ko kanina, maganda po na mag-diversify tayo ng ating investment para po ang risk ay nasa spread natin at marami tayong aasahan na multiple sources of income. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Sige! Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the SEDPI ka social community and get started to be a social investor today. Step 1, umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/SEDPICOOPPMES now na! Step 2, i-deposit ang iyong initial share capital, membership fee at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay or Direct Bank Deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/SEDPIPay para makapagsimula. Step 3, mag-login sa iyong SEDPI SRI online account at ipaalam ang inyong deposit. Go to bit.ly/SEDPIOnlineSRI at kami na ang bahala sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa SEDPI Kasosyo ngayon and let's start building a brighter financial future together.